ngayon na ang dami nating karanasan ng gamitan. Yun bang matapos kang mapakinabangan, itadam ka na lang. May mga magulang na inalagaan naman talaga ang kanilang mga anak, pero ngayon hindi nila maasahan. May mga tao kang tinulungan, pero nung ikaw ay na nangangailangan, ikaw ay nakalimutan na ng mga yan. Ang Diyos, mga kapatid, ay hindi ganyan. Ang Diyos ay nagpapala sa ating mga ginagawang mabuti, malaki man o maliit. Balang araw, malalaman din ng tao ang kabutihan mo. Totoo, sabi ng Panginoon, kapag gagawa ka ng mabuti, huwag mo nang ipaalam ito. Pero hindi niya iniintent na mabaon sa limot ang ginagawa natin, mga kabutihan. Ang sinasabi niya sa puntong iyon ay ganito. Gusto niya, siya ang mag-reveal nito sa tao. At pag nangyari yon, mas ma-appreciate mo sapagkat hindi ikaw, hindi ang sinong tao, kundi ang Diyos ang mag-reveal sa lahat ng kabutihan mo. Believe me, kapag ni-recognize ng Diyos ang kabutihan mo, he'll be specific. Hindi kanya bubulahin. Sasabihin niya, detalyado. O hindi ba tinasasabihin daw ng mga tinawag niya sa kalangitan? Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at ikaw ay pinakain namin? Kailan ka namin nakitang nauhaw at ikaw ay pinainom namin? Ibig sabihin, kahit yung pinakamaliit mong ginawang mabuti na nakalimutan mo na o hindi na-appreciate ng iba, siya alam na alam niya at i-declare niya. Yan ay gagawin niya, hindi lang sa kabilang buhay, kundi kahit na ngayon habang tayo nabubuhay. Basta, pangatawanan mo ang buti mo, huwag kang mapagod, magpakabuti.